Dito na ako kay nabagoy na oy koy, La Brew in the house. Yay! Dito na suot ni Samuel pa. Ano to, uniform? Ganda eh, no? Ba't naman yung iba pag nakikitang... Lahat kami ngayon. Yee, what up? Paalis na kami, ano sila oh. Labas na sila. Meron kaming ano ngayon. Ibang business to. Pictorial to ng ibang business. Dito related sa rap. Okay, dito na kami agad kina Frank. Frank, maniga. Ako, all brown lang. I-empty mo itong isang chair tan para mag-ahit. Chill mo na kayo dyan. Ay, doon ko sa kulungan. Pasok. Grabe naman yung mga chain mo, pare. Pucha pare, grabe ka naman pa. Pucha pare. Uy, kaka-orange juice lang namin. Si Bugoy na Oy Koy, nandyan lang. Ginagawa lang doon. Silipin ko yung mga ano, girls. Anong ginagawa nila? Kumuha pa talakig bato, ha? Kumuha pa talaga kayo ng bato. Resourceful talaga. 2 joints talaga kayo. Pwede na ako mag-alaman. Oo, hindi na ako mag-edit. Tayo na, nice one. Ipakita mo lang ng ibang. Resourceful. Tama na yun. Yo, magandang hapon. Kung mapapansin nyo, naputol na yung vlog ko. Kasi hindi ako masyadong nakapag-video dun sa pinuntahan namin. Ngayon, ikikwento ko na lang. Sisimulan ko ngayon, gagawa ko ng mga ganitong vlog. Magkikwento ako lagi ng mga hindi nyo nakikita, ng mga hindi nyo nalalaman, inside 2 joints. Abangan nyo yan. Kwento ako kayo lagi. Yeah. Kakatapos ko lang kumain, nagmeryenda. Pahinga lang ako ng konti. Nandito ako sa ano, Creekside. Kwentuhan ko kayo tungkol sa araw na 'to. Ito yung vlog ko na naputol, ikikwento ko sa inyo yung nangyari diyan. Ayun, 'di ba naputol yung vlog ko sa nagti-TikTok yung mga babae. Tapos yung araw na 'yan is may trinabaho talaga kami nila, Koy. Nag-photoshoot kami ng isang business ni Koy na hindi related sa rap. Hindi siya rap, ganun. Hindi ko nga akalain na aabot sa ganun eh. Hindi ko naiisip. Dati hindi ko maiisip yun. Ikala ko puro rap lang kami. Gulat ako, may iba siyang negosyong inaasikaso ngayon. Nakakatuwa. Nakakatuwa yun. Ewan ko lang kung makikita niyo yung business na ginawa namin. Ay, yung photoshoot na ginawa namin. Hindi ko alam kung ilalabas yun eh. Siguro ilalabas yun sa mga social media namin. Pero hindi siya related sa rap. Ibang mundo yun. Tutuwa ako kay Bugoy na Koy Koy ngayon kasi sobrang ibang-iba na siya talaga. Iba na yung mga galawan niya. Grabe na yung disiplina niya. Grabe na siya as Bugoy na Koy Koy ngayon. Iba na talaga. Kaya minsan pag nakakabasa ako ng mga comment tungkol sa mga nanghuhusga kay Bugoy na Koy Koy, grabe kayo, nakakatawa. Kumbaga, paano nyo nagagawang magsalita sa taong hindi nyo naman kilala sa personal? Grabe nyo husgahan yung mga hindi nyo kilala, tol. Mapapasok kayo nyan. Sa ngayon, ayun muna ang mga maikwento ko, mga masasabi ko. At nagre-ready lang ako. Papahinga lang ako. Nag-aantay lang ako ng oras. Mamaya may lakad ulit kami ni Bugoy na Koy Koy. Magre-record siya ng verse sa isang rapper na nagbayad sa kanyang ikolabo siya.
may budget yung nagbayad. Abangan nyo pa ang mga kwento ko, ha. Peace out.